Magandang araw mga kabonsai. Welcome po muli sa channel ko, Kiwan Bonsai Journey. Ngayon sa video ito ay share ko lang sa inyo kung paano gumawa ng isang tapered na trunk mula sa ating materialist na street or tinatawag nating hotdog. Ang punong ito dati ay street siya. Nakuha ko ang punong ito. Ito lang yung nakuha ko. Hanggang dito siya pataas. So kahit street siya ay kinuha ko pa rin dahil nagandahan ako sa kanyang base. Yung kanyang base ay malapad. So kinuha ko pa rin at saka itinanim. Nung nag-stable na ang punong ito, ay pinatubo ko ang sangang ito. Ito yung pinatubo ko. So pinatubo ko ito hanggang sa pinalaki ko ito. At saka nung nag-stable na ang punong ito, nung di na siya magalaw, kahit putulin ko dito, nung stable na siya ay pinutol ko na siya dito. Ito yung pinagputulan ko dati. Tingnan nyo. Yung kanyang sugat ay malapit nang maghilom. Ito ang kagandahan ng punong ito kasi may kakayahan siyang maghil ng kanyang mga malalaking sugat. So nung naputol ko siya dito, pinatubo ko na ito. Kasi nung di ko pa to siya naputol dito, ang sangang ito ay di pa tumubo. Ang sangang ito ay huli na tong tumubo. Kaya pinalaki ko na lang to para ito na yung magiging first branch ko. Ito yung magiging second branch ko. At saka nag-graft na rin ako dito sa may likod. Ito yung nag-graft. So ang nag-graft ko na iyan ay galing din dito sa kanyang puno. Ito. So ito ay isa ng frame na micropyla. Ang punong ito pala ay isang argao gubat. Ito yung kanyang dahon na original. Ito siya. Nung medyo malaki na ito, nag-graft na ako dito. Ito yung nag-graft ko. Dito siya galing. So ito ay isang rim na micropyla. So nag-graft ako dito at saka pinalaki. Ayan. At dito, nag-graft na rin ako dito. Ito. At saka itong sa likod niya, frame na micropyla na rin ito. At saka ito, frame na micropyla na rin ito. At saka ito, frame na micropyla na rin ito. So, ang original na lang nito ay ito. Ito yung argao gubat. So ngayon, ang gagawin ko sa punong ito ay putulin ko na dito para yung tipiring ng ating puno ay mag-improve na. Tingnan nyo. At saka yung galaw ng ating puno, yung linya ng ating puno ay gumanda siya. Ganyan. Mula dito, lumiko siya dito. Ganito lumiko siya hanggang sa dito. Pero pagdating ng araw, palakihin ko lang muna ito dito. Palakihin ko lang muna ito at saka magputol pa rin ako dito. Pero ang punong ito ay hanggang dito lang siguro to, dito. Bali medium ang size nito. So ngayon, putulin ko na to. Kasi ang parting ito, medyo malaki na siya. Nasa almost 3/4 na siya sa size nito. So pag pinutol ko na to dito, lalaki pa rin ang parting dito habang pinapalaki ko pa ang mga ito. So pwede ko na tong putulin ngayon dito para yung movement ng trunk na ating puno ay mag-improve na siya. Ganyan. Ay mag-improve na siya. So simulan na nating putulin ito ngayon. Ang dito pala sa ilalim, dito. Gawin ko tong sacrificial branch para di na ako mag-cutback muli dito. So ang sangang ito ay gagamitin ko na hanggang dito. So gawin ko tong sacrificial branch para ang parting dito ay mas lumaki siya kaysa dito. So pag malaki na to, mas malaki na siya kaysa dito. Putulin ko na tong itong sacrificial branch ko. Putulin ko na siya. At saka magpatubo na rin ako doon ng sanga ko papuntang likod. Dito mag-graft ako dito papuntang harap. Dito putulin ko dito at saka magpatubo na rin ako dito ng mga sanga part sa side ko. At saka ito ngayon, putulin ko na to dahil malaki na to. So pwede ko na tong putulin. Kasi yung ang part dito ay dito na siya kumukuha ng kanyang
nutrients mula sa main trunk natin. Di na siya kumukuha dito. So, umpisahan na nating putulin ang ito. Umpisahan na nating putulin. Pag natanggal ang sangang ito, yung galaw ng ating puno ay gaganda na siya. Kasi kapag di ko to kinuha, ito lang yung gamitin ko. Yung galaw ng ating puno ay pangit tingnan. Pero kapag nakuha ko ito, ay gaganda to. Pagkatapos kong putulin ito, i-carve ko na to yung pinagputulan ko. Para tulad nito, tingnan nyo, yung pag nag-heal na to, itong lahat ay di siya halata na may pinagputulan dito walang araw. Kasi yung pag-heal niya ay maganda. Na-carve ko kasi ito. Kasi kapag pagkatapos kong putulin ito at saka di ko i-carve, yung pag nag-heal ang punong ito ay halata na pinagputulan. Pero ito, di siya halata walang araw. Kasi pag nag-heal to, yung pag-heal niya ay round siya. So, walang bakas na pinagputulan. So, tuloy na natin. Medyo malaki na rin kasi ito. Tingnan nyo. Itong kamay ko. Medyo malaki na ito. Sa likod. Mahirap dito sa so, ayan na siya. Natanggal na natin. So, tingnan natin. Yan. Yung galaw ng ating puno ay nag-improve na. Yan. I-carve ko lang muna ito. Carve natin itong sa may gilid niya para pag naghilom ang sugat na ito ay di halata na may pinagputulan. Para yung sa may pinagputulan natin ay bali parang round siya. Di talaga siya flat. Para pag naghilom siya ay maganda. Di halatang may pinagputulan. Gaya ng ginawa ko dyan sa may ilalim. Wala talaga problema ang punong ito kahit na malaki pa yung sugat na gawin natin. Kasi kaya niyang i-heal. So, ayan. Gumanda na siya. So, ngayon, ang isusunod natin, ito, tanggalan na natin. Kasi mabubuhay na to. Kahit wala na to. Tanggalin na natin. Yan na siya. Nahihiwalay na natin. I-carve muna natin. So, ayan na siya. Lagyan ko lang ito mamaya ng cut paste. Yan na. So, mapapansin natin na yung galaw ng ating trunk ay gumanda na siya.
Yan. Yan. I-focus natin. Yan. Yan. So, nag-improve na siya. Pag naghilom ang sugat na yan, at saka lumaki pa dito ng konti, ay gaganda na to. Ah, silipin natin sa may bandang likod niya. Siya. So, kompleto na ang sanga ko nito. May first branch na ako, may second, may back, front at saka front na lang ang kulang ko. Pero madali lang naman gawin yung front. Kasi di naman yan kailangan palakihin masyado. Ikutan natin yung ating puno. Ito yung side view niya. So dito yung kanyang back. Dito sa back, maganda rin gawing front. Ito. Maganda rin siyang gawing front. Ito siya. Bali, pag doon ang front ko, ito yung magiging back bands ko. Pero baka magbago pa ito. Tingnan ko lang balang araw kung saan talaga ang magandang gawing front. Pero sa ngayon, ang front ko ay doon sa likod. Ito yung back ng ating puno sa ngayon. Yan. So yung galaw ng ating puno ay nag-improve na siya. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Palakihin lang natin to para gumanda na siya. Ito rin, marami akong ganitong klaseng puno. Ito rin, grafted ko rin ito. Yan. Puro na yan prim na micropala. At saka yung isa, ito rin oh. Dating argaw gubat rin ito, pero ngayon puro na yan prim na micropyla. Ayan, pinapalaki ko na lang ang mga yan para gumanda na sila. Ito ako na to nagpalaki nito. Yan, ako rin nagpalaki niyan at saka ito. So ako na lahat, halos lahat gumawa ng mga sanga nito, kasi yung na hunt ko niyan ay yun lang kanyang trunk. Wala yung mga given na mga sanga. So ganyan lang ako magpalaki ng aking mga sanga. Hinahayaan ko lang sila muna dyan na mag-wild hanggang sa pwede ko namang trabahuin ulit. So balik tayo dito sa isa. Yan. Ito yung isa. Ang nakahilira dito ay puro yan mga argaw gubat. Pero grafted na to argaw Taiwan. So hanggang dito na lang ang videong ito. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, paki-like. Share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto ring gumawa ng bonsai para magka-idea rin sila kung paano gawin ito. At sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na rin at saka pindutin ang bell notification button para manonotify kayo sa mga susunod kong gawing video. Salamat sa panonood.